Hi guys, ako nga pala si Nick at ito ang Nick Creation Channel. So kung mahilig ka sa mga NFT games, so huwag mo nakalimutang mag-subscribe at i-hit ang notification bell para updated ka sa mga pini-feature natin dito. So today, maganda yung pag-uusapan natin ngayon guys. Medyo nostalgic tong game na to and maaalala nyo yung pagkabata nyo. Actually, hindi pala pagkabata nyo, baka pagkabata ako. So ito nga yung parang Candy Crush na game. So nakikita nyo yan dito sa tabi ko na screen and yan na nga yung sample ng game nila. So ang masasabi ko lang dito yung vision and mission nila na makapag-introduce pa ng maraming mga tao sa blockchain gaming. Hindi yan imposible dito kasi alam natin gano'ng karami guys yung mga naloko dito sa Candy Crush. Pero again, hindi to financial advice guys ha. Make sure na gawin pa rin natin yung mga research natin. Pero sa ngayon nga, dadaanan natin yung overview ng game na to. Sino ba yung nasa likod ng game na to? And based dito sa mga facts na to, syempre doon tayo magagawa ng decision natin kung papasukin ba natin to. Pero ngayon pa lang guys, sinasabi ko na sa inyo na ang game na to is free to play. So ibig sabihin, wala tayong gagastusin dito, pwede pa rin tayong kumita. Yun nga lang syempre yung mga tao na may mga NFTs, which is ganoon naman talaga. So meron silang chance na mas kumita pa galing doon sa mga gagawin nila na investment. Pero bago tayo guys pumunta doon sa website nila, so tingnan nyo muna itong nasa upper part ng screen natin. So yan na nga guys yung TGE nila na mangyayari ngayong parating na April 12. So yan yung TGE nila, I think 9 PM yung 1 PM UTC. So ang kagandahan dito guys, kapag nag-hold tayo ng certain number ng token, pwede tayong makakuha ng free NFT. Mas medyo kakaiba yung flow nila dito sa pag-deliver ng mga tokens eh. So inuna nila yung utility token, yung candy. Tapos kapag bumili tayo nun guys and nilaro natin yung game, may possibility na kumita tayo ng governance token nila, which is important dun sa DAO na setup nila para makapag-contribute yung mga players and users sa mga decisions dun sa game. So malalaman pa natin yan mamaya. Alright guys, so panoorin na rin tong video nila, parang trailer na rin nila to and sa TGE announcement na rin nila. Alright, let's go! Some leaders are born, some are made. The Sugar Kingdom is divided among the royalty of the realm. Lords and barons, princes and dukes, each has their followers. Each has their power. Rising through effort and investment. With hope and heart. But only one of them can sit on the candy throne. And become the king. Okay, so syempre guys, Kingdom and ito yung announcement nila, April 12, 1 PM UTC. Parang minimum na 150 candy, so pwede tayong makakuha ng certain NFT. So guys, ano nakita nyo dun sa trailer, di ba? Parang Kingdom vibe yung dating niya, so parang kaharian. So pag binasa nyo kasi yung white paper nila, meron din yung mga parang royalty. So kapag kayong nasa top holders ng mga tokens sila or royalty points din na pwede mong ma-earn dun sa game, syempre mas may influence tayo dun sa game. Okay guys, so mag-move na tayo dito sa game na to. Tingnan natin syempre kung kaya bang i-deliver ng mga tao behind this project yung gusto nilang gawin, which is ito nga Candy Crush style, pero ito pa lang yung simula nila. Marami pa silang games na gagawin and then yung mga land din na isasell nila as part of the NFT. So punta lang tayo dito sa team. So pagdating nga dito sa team guys, fully docs talaga tong team na to. So ito nga yung mga information, yung CEO nila, so experience na talaga yan sa pag-put up ng mga companies. Tapos art director nila, itong si Marcelo. Actually, part siya ng Sandbox. So, siya rin yata yung nag-head ng design dun sa Sandbox. Tapos ito naman si Mariano. So, experience niya. Nakita ko as community manager, marketing manager, tapos sa maker daw yon guys. And then, sa part na marketing, syempre, big thing yon na yun talaga yung experience niya. So, clickable yung link nila guys. Migilan natin yung mga tao behind the project.
Actually guys, pagpunta kayo dito sa documents nga, yung sa white paper, pero ang tingnan natin dito is yung pitch deck nila. Makikita natin dito guys yung mga inspiration nila, yung mission and vision. Pero ang gusto kong pakita siya dito guys is lahat ng mga members nila, karamihan, docs talaga dito. So pinapakilala dito. And ang nakakausap natin dito is yung CTO nila, si Federico Saburo. Hindi ko alam anong basa dyan, pero yan yun guys. Tapos kapag kinlik natin yan, so siya lang naman guys yung CTO ng Apes International Group Corporation. So ito is related to sa mga blockchain game developers. So makita natin dito na ito yung organization behind the siguro yung blockchain and game development. So imagine guys, so itong mga 20 employees na yan, docs lahat yan. So talagang tinataya nila yung reputation nila sa project na to. And then guys, itong interesting dito, si Adrian Pariente, itong tech lead nila. So nakapag-create na yan ng mga games online. Pero yung ibang game niya sa Android and iOS, merong more than 2 million download. So in terms of traditional gaming, so experience talaga sila sa pag-create ng mga projects na ganyan. Actually guys, yung game na to, meron na yung demo and pwede na siyang laruin. Pero for some reason, medyo mabagal siya sa part ko. Pero yun nga, nakita naman natin dun sa intro natin, yung video ng Candy Crush style nila. So yung mga advisor din nila, nandito na rin yan sa website nila. Pinakita ko lang yung pitch deck. Pero meron silang advisor na galing din sa Decentraland. So ganun katindi yung mga tao behind this. Kaya pag natitingnan mo yung mga account nila sa Twitter, sa Telegram, nasa 70,000 din yung community members nila. So medyo malaki rin talaga kasi isa yun sa mga tinitingnan ng tao kung kaya bang mag-deliver yung team behind the project. And given na parang simple lang yung style ng gameplay na to, tapos ganito yung mga tao behind the project bigatin. So malaki yung potential nito, hindi lang dito sa 2D na game, baka magde-develop pa yan later on. Alright guys, so in terms of economy ng game guys, actually si Pablo, so chief economist siya ng Argentine Bank Association. So malaki rin yung expectation nila dito para sa sustainability ng Sugar Kingdom economy. So isa yun sa mga asset nila. Alright guys, ang gusto talagang gawin ng game na to, actually itong Sugar Kingdom is mag-focus sa metaverse pero sa mga casual games. Yung addictive na mga games talaga yung gusto nilang gawin. And pwede siyang ma-compare nga dun sa Candy Crush Saga, yun yung sinasabi nila. So gusto nila magkaroon ng easy to play, engaging, and fun games dito sa metaverse nila. And at the same time guys, hindi lang nila tinatarget yung mga lalaki sa laro nila, kaya nga Candy Crush to. Pwede sa lalaki, pwede sa babae. And gusto nila na ma-introduce pa yung maraming tao sa blockchain gaming. So nakita niyo naman guys yung sample nung pinaka game nila, pero eto nga nag-share sila sa atin ng demo game. Pero for some reason medyo mabagal kasi yung response nitong ano na to, testnet nila. Pero kanina nakita na natin to. So yun. Pero overall, yun din naman yun guys, yung pinakita natin kanina na sample, which is ito nga rin. So makita nyo dito sa right na depende dun sa NFT na hawak mo, pwede kang magkaroon ng times 240 pag legendary sa mga points na makukuha mo dito. Alright. Okay, so ang tinitingnan din nila katulad ng iba, syempre high utility sa token nila. Magagamit mo yan sa pagbili ng NFT, ng lands, sa pagbet, staking. So sa pag-customize ng experience, tsaka sa paglalaro ng maraming mga games within their metaverse. Okay, so quick familiarization lang tayo sa mga NFT. So dito sa white paper, makita nyo yung total counts ng mga NFTs nila. And yun ay mga common, uncommon, rare, mystic, tsaka legendary. So guys, things to take note din dito yung mga, kasi match 3 game mode yung tawag sa ganito eh, yung parang Candy Crush style. So meron siyang sweet mode, duel mode, and then yung savage mode. So parang sa savage mode yata pwede kang mag-bet dito ng candy token mo, and then yung way nila para mag-burn din ng candy tokens. Okay, so dito rin sa game na to pwede kang maging king, prince, duke, pero depende to sa rank mo based on sa may royalty points na pwede mong ma-earn sa game. So ito nga yung basis natin, yung reference natin para dyan. Pero medyo detailed na kasi ito. So pwede na lang natin yan pag-usapan later on kung lalaroin natin tong game na to. Or pwede nyo rin yan i-check by yourself guys. So isa rin sa mga information na sinabi nila sa atin, parang yung mga celebrities na papasok dito sa game na to, in a way kasi part na rin yun ng promotion nila. So may possibility na magkaroon sila ng customized na lands. Sugar Kingdom nga yan eh. So kung saan ka sigurong kingdom
mapapasama. So meron din yun mga benefits. So pwede silang magkaroon ng mga hosting games, virtual marketing, kasama yung mga fans nila sa game na to. Which is isa rin yun sa mga purpose ng metaverse, no? Parang sa virtual world, pwede tayong makipag-connect dun sa mga celebrities. Okay guys, so tulad nga ng sabi ko, yung favorite natin, alam nyo na yan. So free to play nga to, zero entry barrier. Kung gusto mong maglaro, pwede kang maglaro. Yun nga lang, hindi ganun kalaki yung kita mo dito comparing dun sa mga may NFT talaga na may multiplier dun sa mga kinikita nila. So nadaanan ko rin naman yan dito sa white paper nila, yung game loop. So pwede nyo yung puntahan. So sabi nga dito, pag wala kang NFT, pumasok ka dyan, naglaro ka, pwede ka pa rin maka-earn ng tokens. Wala lang multiplier. And then, masyado nang masalimuot yung nakikita natin dito, guys. Kung gusto nyong i-check yan pa, so i-check nyo lang yan. Punta kayo sa white paper. Share natin yan sa description link. Okay, and yung goal din nila dito, guys, syempre, kaya free to play yan. And then, yung system na binibuild nila, kailangan maging friendly yan dun sa mga tao na hindi pa exposed dito sa space na to. Kasi yun din talaga yung goal nila. Maraming mga blockchain gamers yung maipasok nila dito sa NFT space gamit yung game nila and yung napili nila na genre. Alright guys, so balik tayo dito sa website nila. Isang mabilis na mabilis lang guys. So marami nilang partners dito. And alam nyo na guys, kapag may partners and may backers ka, anong ibig sabihin nun? So syempre, meron yung mga KYC process. And for sure, meron yung mga contractual obligation and kailangan nilang ma-deliver yung mga ginagawa nila. So yung dito, maraming mga familiar dito guys na makikita natin. Blue Wheel, Brotherhood, nakita natin yung sa ibang mga project. Yung Comunitas na recently nakipag-partner tayo. DuckDAO, Poistarter, sino pa yung Game Station, yung launch pa nila, yung Safe Launch. Ayan, mga kilalang-kilala yan ng mga organization dito sa space na to. Rose On, andito, Infinity Pod, Metaverse. So, legit to, guys, yung project na to. So alam nyo guys, gaano kalaki yung na-raise nila na fund dito. Nakapag-raise sila ng $2.5 million para i-deliver lang tong game na to. Alright guys, so bago na lang pala tayo matapos dito sa video natin. So eto nga guys, meron silang announcement na sa April 12. So 1 PM, yun nga is 9 PM sa Philippine time. So yun na yung token generation event nila or TGE. So sabi dito, kapag nag-hold tayo ng at least 150 candies, so yun nga yung around $45 or 2,250 pesos, magkakaroon tayo ng one free common NFT. And then pag 400 candies naman, uncommon NFT naman yun. So siguro around 5,000 pesos yun. So complete nyo na lang yun guys. So for familiarization naman dun sa mga NFT, dito nga sa white paper nila, makikita natin na depende sa rarity, tumataas din yung multiplier. So kapag legendary, yun nga yung times 240. And then kapag common naman, so times 6, uncommon times 12. So tingnan na lang natin dito sa white paper. And bago natin makalimutan guys, yung contract nila, Solidity Finance Audited. So ito yung information na yun. So yung social media account sa Manila guys, so makikita nyo yun dito sa right side. And then tandaan nyo lang sugarkingdom.io. Pero ilalagay ko na lang din yung mga links sa description para sure tayo na hindi kayo maliligaw. Ngayon, tandaan pa rin natin guys, kapag papasok tayo dito, may free to play yan, less risk. And then kung bibili naman tayo ng NFTs, make sure natin na invest lang natin yung afford natin na mawala, kasi marami pa rin tayong uncontrollable factors sa mga games natin, di ba? So tingnan lang din natin yung fundamentals. Kung naniniwala tayo na makaka-deliver yung team sa project na to, then okay yun, di ba? So pinakita naman natin yung mga facts dito sa game na to. So again guys, thank you for watching our video. So kung meron kayong mga questions, ilagay nyo lang sa comment section. And I hope meron na tayong bagong tutunan and na-deliver natin ng maayos kung ano ba yung mga information na meron sa Sugar Kingdom. So kung meron pa kayong mga inputs, lagay nyo lang yan sa comment section para ma-share din natin sa iba. Thanks for watching and see you on my next video. Bye-bye!